Magandang araw sa inyo mga bata. Welcome muli dito sa ating online Sunday School. Narito na naman si Teacher Maricar at samahan niyo ako sa ating pag-aaral muli ng Salita ng Diyos. Ready na ba kayo? Okay, kamusta na ba kayo mga bata? December na ngayon. Aba, ano bang naiisip na kapag December na? Excited ba kayo? Talaga? Ayan. So, tungkol yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. So, syempre, sa ating pag-uumpisa tayo muna ay manalangin. Ipikit ang mga mata at ihanda ang puso sa ating Panginoon. Nakilala namin Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw nito na minsan pa Lord ay may pagkakataon kaming mag-aral ng iyong mga salita. Ikaw ay aming sambahin at patuloy, Ama, na nagpapasalamat kami dahil sa kabila ng ganitong sitwasyon ng pandemic ay meron pa rin kaming online Sunday School. At Lord, salamat dahil patuloy mo kaming iniingatan ng aming pamilya sa buong isang linggo ng iyong katapatan, Panginoon. Nawa, Lord, ay samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng karunungan at kaunawaan sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Patuloy na ikaw lamang siyang maitaas at Lord, maging ang inyong lingkod, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon, maging daluyan ng iyong banal na salita. Ako naman pong gawa ng kaaway, distraction, ay itinataboy namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ating namang pag-aawitan, ay awitin natin ang Lord, I lift your name on high. Alam ko, alam na alam nyo ang kantang to, hindi ba? Lagi natin itong kinakanta sa church. Okay, sabayan nyo ako mga bata ha, kantahin natin ang Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Diba, napakasarap kantahin ng kantang yun. Kasi talaga namang ang sarap magpuri sa Panginoon. Sa ating pasimula mga bata, muli nating balikan ang napag-aralan natin last Sunday na tinuro ni Ate Benis. Ayan. Alam ko, natatandaan niyo pa yung tinuro niya Ate Benis, hindi ba? Meron tatlong tanong. Ang unang tanong, tungkol saan nga ba ang pinag-aralan natin last Sunday? Sige nga, alam ko, nakinig kayo ng mabuti at pinanood niyo ng maayos ang turo ni Ate Benis. Tama, tungkol yun ay sa katapatan. Napakahalaga pala ng katapatan dahil natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nagiging tapat. Okay, ang ating pangalawang tanong, sino naman ang bida dun sa kwento ni Ate Benis last Sunday? Natatandaan niyo ba kung sino yung bida last Sunday? Alright, ang bida nung nakaraang kwento ni Ate Benis ay si Caleb. Isa siya sa mga espiya na inutusan ni Moises doon sa lupain ng mga kalaban para makita nila kung ano ba yung meron dun sa lupang yun. Pwede ba sila dun lumipat? Pwede ba dun sila manirahan? At ang bida nga na si Caleb ay tunay na naging tapat sa Diyos. Kaya naman, siya ay pinagpala at natuwa sa kanya ang Diyos. Okay, last na tanong na mga bata, pangatlong tanong. Ano nga ba ang nangyari doon sa istorya na kinuwento ni Ate Benis? Natatandaan nyo? Okay.
So yun na nga ang nangyari, sila ay nagpunta doon sa lugar ng mga halaman at nakita nila na ang lugar na yon ay sagana sa mga prutas at napakaganda talaga. Pero may mga kasama si Caleb at si Josue na natakot kasi nga naman ang mga nakatira doon ay malalaking tao at inisip nila na hindi nila kaya. At dahil doon ay nagtanim ng takot ang mga Israelita at nakalimutan na nilang magtiwala sa Diyos, hindi ba? Pero itong si Caleb at si Josue ay patuloy na nagtiwala sa Diyos. Naniniwala sila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Kung kaya naman, si Caleb ay pinagpala ng Diyos dahil nakita ng Diyos sa kanyang puso ang kanyang katapatan at ang tunay na pananampalataya at pagkapit sa Diyos na hindi nagpapabaya sa kanila saan man sila magpunta at anuman ang mangyari sa kanila. Ayan, very good mga bata. Kasi naalala nyo pa yung kwento natin last Sunday. At ngayon naman sa pag-aaral natin ngayong araw nito, ang ating pag-uusapan ay may pamagat na ang unang Pasko. Natatagpuan natin sa aklat ng Bagong Timan sa Lucas chapter 2 verse 8 hanggang 20. Ang unang Pasko. Ayan, ang ganda naman ng title natin, 'di ba? Ang unang Pasko. December na ngayon, 'di ba? Excited ba kayo pag December? Talaga excited kayo pag December? Bakit? Ano bang meron pag December? Sige nga, parinig nga. Maraming exciting na bagay na nangyayari pag Pasko, hindi ba? Di ba pag Pasko, nagsasama-sama ang mga pamilya, nagkikita-kita kayo, naghahanda kayo, at sabay-sabay kayong kumakain, at nagbibigayan ng regalo. Pero, syempre, dito sa ating pag-aaralan ay mas mauunawaan natin bakit nga ba sineselebrate natin ang Pasko? At gaano ba ito kahalaga sa ating buhay? Okay, ready na ba ang Bible nyo mga bata? Ready nyo na ang Bible at sabay-sabay nating basahin. Patulong kayo kay mommy at daddy at hanapin ang ating batayang aralin. Ang ating batayang aralin, uulitin ko, ay nakasulat sa Bagong Tipan, aklat ng Lucas, chapter 2, verse 8 hanggang 20. Ready na ba mga bata? Ready na ba? Okay, basahin natin ha. Ang sabi dito, ang mga pastol at ang anghel, sa lupain din yaon, ay may pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamping at nakahiga sa sangsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at nagpupuri sa Diyos. Purihin ang Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sangsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka
ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ayan, mga bata, napakagandang story, hindi ba? Yun pala ang unang Pasko na naranasan natin. Yun ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas. At sino nga ba itong ating tagapagligtas na sinasabi ng anghel? Sino kaya yun? Kilala niyo ba yun? Sino yun? Parinig nga? Tama, yun ay ang ating Panginoong Jesus. Ayan, pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ha? Ang mga pastol na ito ay matagal nang naghihintay talaga, nagpipray talaga sila na sana ay dumating na ang kanilang tagapagligtas. Kung kaya't napakapalad nila na makita nila ang Panginoon. Isipin mo yun, mga bata, napakaswerte naman nila kasi nakita nila mismo sa kanilang mga mata ang Panginoon, hindi ba? Pero sabi nga sa Biblia, sa 1 chapter 20 verse 29, sinabi ni Jesus na mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita, hindi ba? Pero itong mga pastol na ito, nakita mismo ng kanilang mga mata at nakita nila kung gaanong nagsasaya ang mga anghel sa langit. Imagine, may mga angel na kumakanta na sa langit, bumukas talaga ang langit at nagpupuri sila dahil isinilang ang ating Panginoon na siyang magliligtas sa lahat ng tao. At yan ang istorya na napakahalagang nangyari dito sa atin. Kung kaya, taon-taon natin sineselebrate ang Christmas dahil ang Christmas ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas, hindi ba? Sobrang tuwang-tuwa sila kasi nakita nila ang Panginoon at totoong ibinigay ng Diyos ang tagapagligtas na buhay dito sa mundo, ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesus. Kagaya rin ng mga pastol, tayo rin ba ay excited? Or tayo rin ba ay nagpupuri sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesus? Very good yan. Kasi ito talaga ang dapat nating isin-celebrate. Dapat nagpupuri tayo sa Panginoon tuwing maaalala natin ang kapanganakan ng Panginoon. Tuwing maaalala natin ang Pasko, ang pagsilang ni Jesus Christ. Dapat tayo ay nakakadama ng walang hanggang pasasalamat, papuri at pagsamba sa Diyos. Dahil ganito, ipinakita ng mga pastol at ganun sila nagalak nang makita nila ang Panginoong Jesus. Sobrang nagagalak ang puso nila dahil nalaman nila na ang pangako ng Diyos na tagapagligtas ay totoo at nabuhay dito sa mundo. Ganun na lang ang kanilang pag-asa at tuwang-tuwa ang puso nila na merong Kristo, na merong Jesus Christ na ibinigay ng Diyos Ama para iligtas ang mga tao. Amen. At yan ang story ng unang Pasko na nakasulat mismo sa Bible. Kung kaya isineselebrate natin ang kapanganakan ni Jesus Christ. Okay. So, syempre, dapat tayo din, mga bata, lagi din tayong magpapasalamat at lagi tayo dapat nagpupuri sa Diyos tuwing inaalala natin, sineselebrate natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Dahil ang Pasko ay patungkol kay Jesus. Hindi lang ito tungkol sa mga regalo na matatanggap natin kay Ninong, kay Ninang, sa ating mama at papa, or excited lang tayo lagi sa Christmas party. Hindi ba? Dapat malinaw sa ating puso na tayo ay lubos na nagpapasalamat, lubos na nagagalak dahil ibinigay ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus at isinilang dito sa mundo
para tayo ay maligtas. Okay, dapat malinaw yan sa atin mga bata. Kasi kung hindi sinilang si Jesus Christ, kung hindi siya nabuhay dito sa mundo, wala tayong kaligtasang matatamo. Pero hindi ba napakabuti ng Diyos? Ganun niya tayo kamahal. Sabi nga, di ba, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Nakaka-bless. Kaya dapat every time na nagsiselebrate tayo ng Christmas, talaga namang buo sa puso natin ang kagalakan, ang papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama dahil napakabuti niya sa atin at ganun tayo natutuwa na dumating ang ating Panginoong Jesus. Okay, mga bata. Tayo na ay dadako sa ating memory verse. Ayan. Ang memory verse natin ay nakasulat sa Lucas chapter 2, verse 14. Okay, ang sabi dito, Lucas 2:14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Muli, ulitin na natin para mas matandaan natin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ayan, ano bang sinasabi ng verse na yan? Dito kasi sa verse na to ay mismong mga anghel ay nagpupuri sa Diyos. Dapat tayo din bilang isang Kristiyano ay nagpupuri at nagagalak sa Diyos. At huwag nating kakalimutan na kung hindi dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ay wala tayong matatamong kapayapaan, lalo na ang kapayapaang espiritual, dahil ito ay regalo ng Diyos Ama. Okay mga bata, I hope and I pray na na-bless kayo sa ating topic ngayong araw na ito. Muli, abangan nyo ang ating online Sunday school next week kay Teacher Venice. At huwag kayong magsawa sa ating gawain. Patuloy kayong mag-iingat, lagi mag-pray, maghuhugas ng kamay, at higit sa lahat, patuloy na magpalalim sa ating Panginoon. Maraming salamat! God bless!